at ating umpisahan na at papasok yung mga yan. Record ko. May nare-receive ka bang record mo? Wala, akin ba yun? Okay. Magandang gabi po sa ating lahat. At pagpalang gabi sa ating lahat. Bago ko po ipakilala ang ating speaker, ay manalangin muna po tayo. Heavenly Father, we come to you today for your guidance, wisdom, and support as we begin this webinar. Help us to engage in meaningful discussion. Guide our hearts and our minds in the spirit of fairness, right thought, and speech. Impart your supreme wisdom upon our activities so that our webinar may reach a successful conclusion that may lead us to educate more people to have a prosperous life and be the blessings to others. Grant us, O God, that humility to always seek your will in all that we do and say. All the glory be to you, loving God, now and always, through Christ and the Holy Spirit, forever and ever. Amen. Yeah. So, magandang gabing muli sa ating lahat. Magandang gabi, Pastora Lisa. Ang speaker po natin ngayong gabi ay isang missionary, okay? At hindi lang po siya nagbabahagi ng mission ng IMG, kundi nagtuturo din siya ng salita ng Diyos. Amen. At nag-join po siya sa IMG ay year 2015. At ngayong 2020, a month ago, ay napromote siya bilang SMD. Okay, fresh na fresh po ang ating speaker for tonight. Pastora, Senior Marketing Director, Elisa Hilot Arevillo. Ayun. Nadinig ako ano? Loud and clear po. Okay. Yun nga, magandang gabi. Taglit lang po ah, mga kapatid, may inaayos lang ng konti. At yun nga, mapagpalang gabi sa ating lahat. At saan man tayo, ay ang dami-dami natin, meron yata ng nag-aibang lugar din. May ganun eh, no? At salamat, Madam Nancy, sa iyong pagpapakilala. You're welcome. Maya-maya, magiging ano, 100 na tayo. Ayun. Tayo mag-uumpisa na po at magandang gabi ulit sa ating lahat. At ako po ay napaka-excited na to present the membership orientation module for tonight. Welcome po ulit sa IMG or International Marketing Group, where innovation meets inspiration. And I hope at the end of the presentation ay totoo nga na ma-inspire kayo to be part of our mission. So, yun. Ilang taon na ba tayo sa abroad o ilang taon na tayo naghahanap buhay? Diba, sa sobrang, ma-share ko lang po ng konti mga kapatid na ako ang tagal-tagal ko ng
abroad. Pero yun nga, kaumpisa ko lang na inayos yung about financial cost. Thank you sa IMG. So ramdam nating lahat na tumitindi ang hamon sa atin ngayon. Una, ang labor market. Diba? Ay dominated na ng technology. May nakita nga ako nung nakaraang araw, yung kaibigan ko, yung tagalinis nila ng salamin is robotic na. Kumbaga, ano na, may ipinapadikit lang tapos naglilinis. Sabi ko, wow, talagang darating ang panahon na mapapalitan na ang mga tao. Hindi na tayo kailangan sa mga amo natin. So, yun nga po, karamihan ngayon ay sa pabrika ay computerized at robotics na. At ikalawa po ay parang ang hirap mapag-ipon at hindi makaalis sa mga pag-uutang. Na baka kahit 65 na tayo, kailangan pa rin magtrabaho para mabuhay. Yun nga po. Ito po yan, marami po dito sa abroad. Ang dami po sa amin. Pagkatapos nilang natapos yung mga kontrata, umuwi ng Pilipinas, may malaking bahay nga. Pero pagkatapos sa kontrata at wala na rin pera pagkadating ng ilang taon, balik abroad na naman. So, dahil nga hindi marunong. So, ikatlo po ay ang mahal ng ng pagpapaaral ngayon. Lalo na kung walang nakahandang pundo na kalaan para sa tuition. Totoo po yan dahil naranasan ko po talaga na sabay-sabay ang dalawang kolehiyo ko. At yun nga po, naghanda ng utang ako. Dahil nga, hindi gaya sa ibang lugar na meron akong mga extra job, pero dito, hirap po talaga. Dito ko naranasan yung sobrang hirap. Kaya, dahil nga walang ipon. At ang huli ay ang pagtaas ng mga bilihin na yung sweldo ay kinukulang at parang wala na talaga tayong magagawa. Pero, kung pag-aaralan lang natin talaga at sa tamang pagpaplano ay kaya naman nating harapin ang mga hamon na ito. Yun po. So, sinasabi dito, control your future. Pero, sa totoo, nasa diskarte pa rin natin ang kinabukasan. At ito ay matutugunan natin sa pamamagitan ng unang gumawa ng paraan na magkaroon pa ng higit na pagkakakitaan. Yun nga po. So, kailangan po ng extra income talaga. Mag-save ng husto at dapat tuloy-tuloy. Yun na po yung tinuturo ni IMG na dapat pag nagsisave tayo, tuloy-tuloy sikaping magtipon at magpaunlad ng higit ang ating pera. So, pangangalagaan natin ang ating mga ipon. So, paano po? I-share ko po sa inyo later on. So, yun po, mapapangalagaan natin ang ating pananalapi kung matututunan natin kung paano nga ba didiskartihan ang ating pera. At kung paano ang pera natin ang siyang magtatrabaho para sa atin at hindi yung tayo ang nagtatrabaho para sa pera. So, napakaganda po, di ba, na paupo-upo na lang tayo, ang pera na lang magtatrabaho para sa atin. Yun, pangarap po talaga yun. At ang IMG po, at IMG, we believe in building a strong financial foundation. You must build it from the ground up. Una po ay kailangan nating gumawa ng paraan upang madagdagan ang ating cash flow o yung additional income na magagamit natin sa pagsisimula ng ating financial foundation. Subalit kung meron naman tayong mga regular monthly savings, ay maaari na nating gamitin iyon. So minsan kasi ang madalas na sinasagot sa atin, kulang pa ang sweldo, kaya naman ay sapat lang. At talagang yun yung talagang karamihan na pagka sinishare mo yung konsepto ng IMG, lagi na lang walang budget, walang pera. Pero yun nga, nakikita mo, bili ng bili, at nakikita mo, nandun sa galaan lagi. Pero yun nga, kumpara sa sarili ay hindi na iniisip. So later ay magkikita natin kung paano makakatulong ang IMG sa bagay na ito. So pangalawa po ay, meron tayong sigurado o proteksyon, siguro o proteksyon sa ating buhay, kalusugan, o kung tayo ay magkaroon ng kapansanan para siyang maging sandalan natin. Yun po. So, ikatlo ay pagsumikapan nating mabayaran ang ating pagkakautang. Dahil hindi tayo makakaahon hanggat hindi natin tinatapos ang ating obligasyon sa pananalapi. Yeah, totoo pa talaga. At ang ikaapat po ay siguruhin meron tayong sapat na pundo para sa mga emergencies. Kasi sa buhay po natin, meron talagang emergencies. Totoo po yan. Nangyayari po mga emergency. Yun nga ang tanong, meron bang funds or emergencies lang? Kaya kailangan ay meron tayong
tatlong buwan o 3 to 6 months emergency fund. So, yun po yung tinuturo ni IMG para po kung yun na nga, pag kami mga dumadating na emergency, meron po tayong nadudukot. At yun nga, kung ang sweldo natin ay 20,000, dapat meron tayong 60,000 to 120,000 para sa emergencies para di bumalik sa pangungutang na naman. At ang panghuli po ay ang palaguin ang ating ipon o savings at pamumuhunan or investment. So, dahil sa pamamagitan nito ay mas bibilis ang ating pagpapalago ng ating pera, lalo na para sa ating pagtanda. So, maaaring may magsasabi na, paano kung sagad na sa budget talaga? So, ang solusyon ay pumanap tayo ng kapamaraanan upang magkaroon ng dagdag na income. So, yun nga po, sabi na sa loob ng isang araw ay meron tayong 24 oras. 8 oras tayo nagtatrabaho, pero dito po, ang taas minsan ng trabaho. At 8 oras tayo natutulog. So, meron pa tayong 8 oras para gumawa ng paraan para makahanap ng pagkakakitaan. Yun nga po, ito yung mga ginagawa ng mga tao o mga membro ng IMG. Ginagamit nila ang aming mga oras para mag-share ng konsepto ng IMG sa mga oras na libre. So, ito ang tamang pamamaraan para tayo ay magkaroon ng financial foundation. Kaya kailangan ay gawin natin ito ng sunod-sunod pa itaas. At mamaya at bibigyan tayo ng idea ni IMG kung paano nga ba gawin ito. So, sabi nga, financial foundation towards peace of mind. So, without a strong foundation, everything you have may not last. So, increasing cash flow will fast-track building your strong foundation. So, yun po yung sa control your futures. At sabi nga dito, karamihan sa atin eh, mahilig mag-YouTube. Yung iba, YouTube. So, marami tayong napapanood dito sa na DIY or do-it-yourself. Tulad ng mga resipi sa pagluluto, di ba? Na nakikita natin yan. So, or mga tips at pamamaraan sa iba't ibang bagay, ganun din naman sa financial foundation. So, kailangan nating matututunan ang bawat bagay tungkol sa ating financial. Kaya kailangan nating malaman ang mga financial products and services na makakatulong sa ating pag-asenso. At kailangan din natin ng training at support kung paano mabuting i-manage ang pera natin at makakatipid sa iba't ibang produkto at serbisyo at kumita sa pamamagitan ng pag-share ng ating natututunan tungkol sa pananalapi. At ang lahat ng ito po, mga kapatid, ay nasa IMG o International Marketing Group. Ang IMG ay tumutulong sa mga taong gustong itaguyod ang kanilang financial foundation, lalo na sa mga katulad nyo na naririto upang malaman kung ano nga ba ang sikreto ng IMG. So, maraming sikreto ang IMG na matututunan natin. So, ang IMG ay isa sa mga pinakamalaki at patuloy na umuunlad na financial services companies sa Pilipinas. Tinutulungan ng IMG ang bawat taong gustong matuto tungkol sa financial security through financial education. So, palad natin, di ba, na nasa IMG, marami tayong natututunan. Kaya, tune in, mga kapatid, lalo na sa mga bago. Dahil sa success ng IMG, maraming malalaking kumpanya ang naipag-ugnayan sa kanila. So, sabi nga, mapagkakatiwalaan ang kumpanya ng IMG sa tagal na nagseserbisyo ang IMG. So, ang mission ng IMG ay tumulong na mapayaman ang bawat pamilya at walang pamilya na maiiwang naghihirap. O, diba? At ito ay sa pamamagitan ng pagtuturo kung paano matpatibayin ang pundasyon ng ating pananalapi. O, diba? Yun, tinuturo ito. At ang pangarap ng IMG ay makapagtaguyod ng negosyong financial kung saan ang bawat isa ay maaaring kumita tulad ng kinikita ng mga mayayaman sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga sikreto kung paano ba
ang mga mayayaman ay lalong mayaman. So, ito po ay hindi tinuturo sa kolehiyo. Alam po natin yan noong panahong nag-aaral pa tayo. So, salamat at may IMG na nagbabahagi nito. And our current target is to attain 10 million financial educated families by 2025. Yun po. So, napakaganda ng mission ni IMG. Kaya kailangan talaga natin ang financial education. Sinasabi na, people don't plan to fail. They just fail to plan. So, sino ba ang hindi nangarap na maging matagumpay sa buhay? Lahat po tayo. Yun po ang gustong-gusto natin, di ba, na maabot. Hindi natin aabot ang ating pangarap dahil sa kakulangan sa pagpaplano na tanging sa financial education lang natin natututunan. Kaya nga kayo ay aming na-invite to share IMG's secret. Yun po, di ba? Yun, unti-unti na nating nalalaman yung mga sikreto ni IMG. So the first thing we need to learn are the key financial concepts that IMG is sharing. So number one po is the X-Orb concept. So number two, the rule of 72. And ang ikatlo po is the abundance formula. Ano nga ba ang mga konseptong ito? Yan po. Alamin natin ano ba ang mga konseptong ito. Ito ang X-Corp. So ito yung unang concept na sinasabi sa konseptong ito na ang responsibilidad ng isang tao ay kadalasang bumababa habang ang kayamanan ay dumarami sa pagdaan ng panahon. At the first curb is called law of building wealth and the law of decreasing responsibilities. Nung tayo ay mas bata pa, pagkatapos mapag-aral ay nagsisimula na tayong magtrabaho upang kumita ng pera. Ako po, ang aga-aga kong nagtrabaho, 14 anyos lang. So naghahanap buhay tayo para sa pera, para tugunan ang pangangailangan ng ating pamilya. Kaya't sa panahon na yan ay at mataas ang ating responsibilidad. Ano ba ang obligasyon? So, yun po ang tanong. Kaya nga sa panahon daw ay, na mataas ang yan ay mataas at ang ating responsibility. So, ang tinatanong, ano nga ba ang responsibility o ano ba ang obligasyon? Ito yung mga bagay na di mo pwedeng di gawin like sa ating mga anak. Yung mga mortgage, education, yun nga, yung utang, yun. Ayun yung mga gastos na talagang hindi natin maiiwasan. Yun nga, sinasabi kanina na sa pagpapaaral ng mga anak at saka syempre yung kinakain natin mga bills at saka yung utang. At ang tanong, what if we die too soon? Sino nga bang nakakaalam kung kailan tayo kukunin ni Lord? Yun nga, di ba? Walang nakakaalam noon. So, baka mamaya or bukas, di ba? Hindi natin alam. So, paano na ang ating pamilya? Diyan natin marirealize na kailangan natin ang instant money or protection. Yun nga, di ba, sa nangyari ngayon. Yun nga, dahil walang emergency fund, nga. So, naaalala nyo yung unang baitang sa Financial Foundation. Proper protection on life, health, and disability. So, totoo naman, di ba, kung walang protection, tayo ay less secure. Pero kung sige pang ating buhay, at nagkakaedad, mababa na ang ating responsibilidad to zero, lalo na sa mga gastusin. So dahil maaaring na napagtapos na natin sa pag-aaral ang ating mga anak at meron na din silang kanya-kanyang hanap buhay. So yun po, napaka-share ko lang konti na about yung nakapagtapos sa mga anak tapos meron silang hanap buhay. Talagang totoo naman sa isang nanay na gumagaan yung responsibilidad at yun nga, unti-unti na pag-ipon, nakapag-start na para sa aming pagtanda mag-asawa. So dahil meron na sila mga trabaho, hindi ko na sila responsibilidad sa financial. So glory to God. Eh dahil nga, yun nga, ubos na ang ating ipon sa pagpapaaral sa ating mga anak, paano na tayo? Yun nga po yun. So masasabi ba natin sila naman ang bubuhay sa ating pagtanda? No. Ayoko talaga ng ganun. So, sapat ba ang pensyon ng SSS sa Pilipinas para masustentuhan ang ating pangangailangan? Lalo na kung tayo ay magkakasakit
Kaya maraming OFW ang natatakot talaga umuwi sa Pinas. Yeah, totoo po yan. Marami po akong mga nasasalamuhang mga matatanda dito. Hindi sila makaka-uwi-uwi. Siyempre, bawal magkasakit sa atin. Wala silang ipon. So, kahit retired age na dahil mahal daw ang magkasakit sa Pilipinas, at totoo nga naman, totoo po talaga. Kaya masaya na sila kahit isang buwan lang makasyon. Pero deep inside talagang gusto na nilang magstay for good sa Pilipinas, lalo na kapag winter. O nga naman, sa atin walang winter-winter eh. Kaya lagi nga natin nasasabi na iba ang Pasko sa Pinas. Totoo po yan. Kaya sa ganitong sitwasyon eh, kailangan nating paghandaan sa pamamagitan ng savings and investment. So, lalo na sa investment, para lalong tumaas ang ating ipon dahil sa interest na kikitain. Kaya sa panahon na iyan, yung savings na natin ang bahala sa ating pagtanda. Kaya looking forward tayo dyan. Tayo ay nag-i-enjoy na sa interest ng ating puhunan na galing sa pag-iipon at investment. Kaya sa magandang scenario na ito, tayo ay ma-secure. Diba? Financially. Yan po. So, ang ikalawang konsepto naman po ay ang tinatawag nating the rule of 72. So, it is also called the magic of compound interest. So, sinasabi sa konseptong ito na malalaman natin kung kailan madudoble ang ating savings sa pag-divide ng 72 sa interest rate. So, katulad ng halimbawa, kung ang isang tao sa edad na 29 ay mag-save or mag-invest ng 100,000 na 4% ang interest, madudoble ang pera niya sa loob ng 18 years. So, alam niyo po, hindi ko po talaga maintindihan ito noon. Pero yun nga, unti-unti sa laging pakikinig, ayun, pumapasok sa utak ko. Kaya paano naman natin nalalaman din? So, 72 divided by 4 equals 18. So, yun nga po. Kaya at the age of 47, 200,000 na ang pera niya dahil sa compounding interest. So, yun po yun. Kaya at muling madudoble ang pera niya at the age of 65. So, ang liit lang po, di ba? So, ganun din kung 8% aabuti naman ng siyam na taon bago madoble ang pera niya. Pero dahil nga mas mataas ang interest rate, kaya at the age of 65 ay magiging 1.6 million ang kanyang pera. So, pero kung 12% naman, o di ba? Kung sa 12% naman, 6 na taon lang ang kailangan para madoble ang kanyang pera. Kaya pagdating niya sa edad na 65, ang pera niya ay aabot na sa 6.4 million. So, napakalaking bagay, di ba? Lalo na pag tayo matanda na kung meron tayong ganong kahalaking pera, upo na lang. Kung mapapansin ninyo, 6 na million ang diferensya, di po ba? Nang 4% sa 12% interest rate sa parehong haba ng panahon. So, sayang ngayong mga kaibigan ko, nilalagay lang nila yung kanilang pera sa bangko dahil okay na daw doon, nananahimik. So, alin ang pipiliin natin? Siyempre, ang 12% rate interest. Kaya salamat sa IMG talaga sa kaalaman. So, ang 6 million ay katumbas ng 20 years na sweldo ng isang tao. Taong kumikita ng 25,000 kada buwan. So, ang tanong, meron bang nagbibigay ng 12% interest rate? Okay, malalaman po natin yan mamaya. So, ang ikatlong konsepto naman po ay ang tinatawag na the abundance formula. At yun po, paano po ba tayo nagbabudget? Madalas ang sagot natin is simple lang naman. Simple nga lang naman talaga. Pagka hindi talaga natin alam, ganito laging sinasagot natin. Sweldo minus gastos, yung matitira ang savings. So, pag walang natira, walang savings. So, kawawa ang sarili, di ba? Lagi. Dahil yun nga yung maling kapamaraanan dahil hindi nga alam about financial education. So, dito sa abundance formula or 10-20-70 rule, ganito ang suggestion. Ito po yung tinuturo. Una, income minus tithes minus savings and investment equals expenses and lifestyle. So, yun po. Sa ating kinikita ay dapat tayong maglaan ng 10% para sa pasasalamat natin sa Diyos. Wow, glory to God, di ba? Kaya bless na bless si IMG.
Then, ibawas agad ang savings at investment para sa ating future. At anuman ang matira, ay doon natin ilaan sa ating panggasto sa araw-araw. Ngayon, sa save and invest, tayo mag-focus kung paano natin ito pamamahalaan. Yan po. So, next slide. Upang simulan ang pagtataguyod ng ating financial freedom, kailangan nating malaman ano ba ang nakakatulong sa atin at ano ang sitwasyon sa paligid natin. Yun po. So, tingnan natin itong mga sumusunod. Narinig nyo na ba ang tungkol sa mutual funds? Nung una talaga, gustong-gusto ko yun nga po, ang daming mga papeles. Tapos, kulang-kulang ako sa mga IDs. Kaya, glory to God, meron na tayong nasa ating dashboard. So, every time na gusto natin mag-top up, napakabilis. So, yun nga po, alam ba natin na ang interest sa bangko ay napakababa kumpara sa pagtaas ng mga bilihin o yung inflation. Hindi ko rin alam ang inflation noon. So, thank you sa IMG ulit. At ang inflation ay ang antas ng pagtaas ng mga bilihin laban sa piso. Ang huling tala ng inflation rate noong 2018 sa Pilipinas ay 5.21%. Samantalang ang interest rate saving sa bangko ay 0.75% lang. Oh, di ba? So nahaharap tayo sa sitwasyon na maraming nagkakaedad na walang sapat na kinikita. Kaya ang mabuting paghanda sa mga ito ay makakatulong sa pagtataguyod ng magtatuguyod ng ating financial freedom. Kaya kailangan nating malaman ano nga ba ang makakatulong sa atin at ano ang sitwasyon sa paligid natin. So, tingnan natin ang mga sumusunod. O, diba? Ito nga, savings and investment. Be an investor and get the right investment suited for you. Yun po. Maaring ngayon ay nagiging aware na tayo na talagang kailangan mag-ipon at mag-invest dahil ito ang ating magiging sandigan sa ating pagtanda. Pero paano nga ba? Yun nga pong tanong. Paano nga ba? So, yun nga, kanina ay nabanggit natin ang mutual fund at ito nga ang isa sa mga uri ng investments na pwede nating piliin. So, dito ay ipinagsama-sama ang investment o puhunan ng bawat investors. At ito nga po ay pinangangalagaan ng professional fund manager tulad ng PhilEquity. O di ba, hindi ka naman mong problema dahil may nangangalaga ng mga kayamanan mo. So, yun nga, ang natitipo na investments ay siya namang ini-invest ng fund manager sa iba't ibang malalaking industriya tulad ng PLDT, BDO, Micron, at iba't ibang matatatag na kumpanya sa Pilipinas. O di po ba, malalaking kumpanya po. So, kaya kung ikaw ay investor sa mutual fund, pwede mong sabihin na investor ka din ng Jollibee at iba pang mga sikat na kumpanya sa Pilipinas na kabalikat ng IMG. O di po ba, kumbaga, napaka, tawag nito, nakataas ng ano, ng moral na isa kang investor o isa kang shareholder. O, di ba? Grabe, sa 1,000 mo, naging shareholder ka ng Meralco. O, katulad ng nasasabi ko, ang mga kabalikat ng IMG ay ang mga sumusunod. Sa food industry ay nariyan ang San Miguel, Pure Gold, Jollibee, Shikis, at marami pa pong iba. So, yun po. At sa utilities naman, nariyan ang Maynilad, Meralco, PLDT, at marami pa po. So, at sa entertainment naman, ay andyan ang SM, Ayala Malls, and Robinson Malls. Yan po yung sikat na mga mall sa atin, di ba? So, mga sikat at kilalang kumpanya dahil sa kanilang successful businesses. At dahil dito, makakasiguro kang ligtas ang iyong investment. So, yun po. At yun nga, sa kolehiyo ay hindi itinuturo yan. Di nila sasabihin na pagka-graduate mo, mag-invest ka sa San Miguel or sa Jollibee. O, di ba? Ang madalas na sinasabi, baka nga, yun nga, sabihin nila,
doon ka mag-apply ng trabaho sa mga malalaking kumpanya na yun dahil matatag at malaki ang sweldo. Pero yun nga, ilang libo naman kalaban mo sa pag-a-apply. Hindi mo nga alam mula umaga hanggang tapos gabi ka na na-interview tapos hindi ka patatanggapin, di po ba? So, ang hirap-hirap. So, tanging IMG lang ang nagtuturo nito. Investment at nagbibigay ng access para magawa mo ito lalo na kapag naging member ka. O, di ba? Napaka-swerte, napaka-palad talaga na nasa IMG tayo. So, ang isa pang pamamaraan ay ang insurance na isa pa ding long-term investment. Nga po, lagi nga lagi kong naririnig na laging na misunderstood ang life insurance. So, maraming nagsusumikap na mapaunlad ang kanilang buhay na walang life insurance coverage. So, anumang di inaasahang mangyari sa kanila ay maaaring mauwi sa pagiging unstable ng kanilang pamilya. Yun talaga kadalasan dahil walang life insurance. So, para magkaroon ka ng peace of mind, kailangan natin ang mga sumusunod. Yun nga po, mag-provide ng proper protection sa iyong sarili sa pamamagitan ng health care plan. Yun. At mag-provide din ng proper protection para sa iyong family or pamilya sa pamamagitan ng life insurance. So, habang ikaw ay nagtatrabaho, pagpapalago ng iyong kayamanan sa pamamagitan ng investment. So, yun po. Marami na po ba tayong mga naiintindihan o natututunan sa hapong sa gabing ito. So, patuloy po tayo at subalit madalas ay di natin alam ang mga words na ginagamit na insurance policy. Yun. Alam ba natin na ang pagkakaiba ng term life, whole life, universal life, variable life, index life, alam po ba daw natin yun ang pagkakaiba noon. So, alam ba natin kung paano ang pamamaraan ng group insurance or in your workplace, and are you insurable or uninsurable? Alam ba natin na ang tungkol sa tax advantages of cash value sa life insurance tulad ng tax deferred growth, so tax free withdrawals and tax free death benefit. So maaring ang ilan sa atin ay may kanya-kanyang life insurance o anumang insurance, pero yun nga, lagi nating naririnig, siguradong andoon lang yun sa ating drawer at naka-file or nakatago. Totoo naman kasi hindi nga natin, yun nga, baka nga di pa natin nabasa ng buo dahil sa liit ng mga sulat. Pero ano pa man, ay kailangan nating matututunan ano ang sinasabi sa ating insurances at kailangan din malaman ng pamilya natin yun, di ba? Meron pala tayong ganun. So sa pamamagitan nun ay maihahanda at mapoprotektahan natin ang ating pamilya. So maganda ang insurance pero dapat malaman natin kung alin ang anong insurance ang kailangan natin. Yun po. Yun nga, sabi nga narinig ko kanina ni Singkit. Alamin nga daw kung di daw kung pagka gusto mo raw pumasok sa investment, huwag daw yung hala-hala na lang. Kailangang alamin. Yun nga, di ba? So, ano nga ba ang long-term care? O, long-term care naman po ang ating pag-uusapan. Nung tayo ay nagtatrabaho sa isang kumpanya, kadalasan ay maswerte tayong nabibigyan ng benefit na healthcare. So, yun nga po sinasabi na HMO or Health Maintenance Organization ang tawag doon. Pero ito ay isang short-term healthcare lamang. Mapapakinabangan lang ito habang tayo ay empleyado pa o hanggang edad 65, depende kung saan bansa naroroon ka. Yun. So, samantalang ang long-term care plan, kailangan mong kumuha nito para sa iyong retirement years. At ito ang ilan sa mga companies na nangangasiwa nito. At ang mga ito ay partners ng IMG. So, ang daming partners ni IMG, ang dami niyang hawak. So, paano kung mapapahaba ang ating buhay? Alam ba natin na ang lifetime income option sa long-term care ay maaaring magbigay sa iyo ng income habang nabubuhay ka? So, number two is long-term care ang mangangalaga sa iyong kalusugan kapag retired ka na o kapag gumigil ka na sa
pagtatrabaho. So ang ikatlo ay ang kaayusan ng sitwasyon ng iyong healthcare. After age 65 ay depende na sa iyong desisyon ngayon. So inasahan mo bang bubuhayin ka ng gobyerno or ng iyong mga anak kung sakaling mapapahabang iyong buhay? Yun nga po, meron po akong i-share konti. Ang dami kong nakikita talaga sa FB na matatanda na. Hindi, kumbaga, meron nga isang ano eh, Korean ba yun, Vietnamese na ano, na palabas. Ay, hindi siya palabas, ano lang, slide lang. May tatlo siyang anak. Yung ino nang nung pagkatapos naging ano na sila, mga professional, pero nung siya tumanda, walang kumukup sa kanila dahil gustuhin man ang anak, pero yung tawag nito, yung asawa ayaw. So, ganun. Ang hirap nang walang, pero hindi alam ng, yung pangatlo niyang anak pala is, yun yung tumanggap sa kanya at ang bait ng napapangasawa. Sana kung meron tayong ganun, di ba? Pero, yun nga, napakapalad nung isang anak dahil yung matanda pala is ang daming pera. Binigyan niya doon sa pangatlo. So, nagsisisi ngayon yung dalawa na hindi siya tinanggap, o di ba? So, ganito kasaya ang pagtanda kung maraming laman ang savings mo at may long-term care plan ka pa. O, yun yung tinatawag na lolo or lola asset ka. So, yun po yung gusto nating mangyari, di po ba? Mga IMGers, alam ko na ito yung talagang ano, merong goal na pag sa pagtanda. So, yun nga po, paano naman ang iyong mga ari-arian? O, tungkol naman po sa ari-arian yung ating pag-uusapan. So, sa gabing ito, kung hindi natin ito inaayos, ay maaaring hindi mapuprotektahan ang ating pamilya. Dapat nating pag-isipan ang mga bagay na ito para wala pong ano, gulo sa pamilya, di po ba? Kasi karamihan nga, nag-away-away dahil sa mana. So, sino ang mangangalaga sa iyong mga anak? Sino ang magmamana ng bahay mo? Sino magmamana ng mga bank accounts mo? May iwasan mo ba na ang pagdidebate sa mga argumento tungkol sa ari-arian mong maiiwan? So, sino mangangasiwa ng negosyo mo? Meron ka bang nakahandang last will and testament? So, ito po, it is the best na meron tayong nakahandang last will and testament upang ito ang siyang sundin kung sakali man. Yun po. Diba? Ang daming talagang benefits bilang isang member ng IMG. So matapos nating matututunan ang mga financial concepts at strategies, kailangan na nating simulan ang ating complete financial plan. So magplano na. Tulad ng nabanggit ko, what if we die too soon? Ang solusyon po ay meron tayong life insurance. So, at kung tayo naman ay biyayaan ng mahabang buhay, ang solusyon naman po dyan ay investment and long-term care. So, ito po yung ano, sinasabi, the complete financial plan should include, una po is healthcare. Dapat meron po talaga tayong healthcare para nagkasakit, hindi po yung investment natin, hindi po magagala. So, life insurance, meron din at emergency fund, at investment. So, isaan ba meron itong complete financial plan? Ang lahat ng mga yan ay nakay IMG. So, parang si IMG lang yata nagtuturo nito. Ano. So, ang isa sa mga kapartner ng IMG ay ang Kaiser. Yun po. Si Kaiser ay kumpleto na. Meron na siya. 3-in-1 nga po si Kaiser. Di po ba? So, ito ang ultimate Kaiser Health Builder Program. So, ang plan na ito ay 7 taon ka mag-iipon at pagdating ng 8 taon ay magsisimula ng kumita ng 10% interest ang iyong naipon na contract price. O, di po ba? May kasama na ditong healthcare na mangangasiwa kung ikaw ay magkakasakit sa Pilipinas. So, ito ay savings dahil naiipon ang pera mo sa loob ng 7 taon na paglalagay dito. At ito ay isang investment din dahil kumita ng 10% ang savings mo. So, kaya tinatawag itong 3-in-1. Sa 6,000 pesos na iipunin mo sa Kaiser kada buwan sa loob ng 7 taon, ay posibleng magkaroon ka ng 1.16 million after 20 years. O di po ba? Sino magbibigay sa atin ng 1 million? So, matutupad na ang pangarap mong maging milyonaryo. Napakaraming benefits ng Kaiser sa miyembro nito at yun ay aming ipapaliwanag sa isa pang seminar na para lang sa Kaiser Healthcare. Kaya lagi po kayong makinig ng webinar dahil
meron po kaming webinar about Kaiser. So, yun nga po, matututunan ninyo ang mga detalye ng mga principles and financial concepts kung kayo ay magiging member ng IMG. Yun nga, yung ibang mga seminars is may bayad. Yun kay Chinkitan pala, ang hirap naman. Chinkitan, yun nga, yung mga seminars niya, yung mga video na may bayad yun kung gusto mong sumali sa kanya. Pero yun nga, dito sa IMG, isang beses lang tayo magbabayad ng or mag-members, tapos tuloy-tuloy yung ating pag-aaral o saan pa, di ba? Tapos marami pang benefits, merong savings pa. So, hindi sapat ang education lang, kaya lang kailangan ang action at gawa at dito tayo matutulungan ng IMG. So, yun nga po. These are the major providers that you can access once you become an associate member. So, number one po is healthcare. Number two is life insurance. Number three po is investment. At ang pang-apat is real estate. At ang pang-lima po, general insurance. At ang pang-anim naman po is all financial services. Yun po. Ayan. So, included in the membership benefits are, meron po tayong maraming benefits talaga. Pag tayo po yung member na ni IMG. So, number one is free financial education. Ito po yung sinasabi ko kanina na tuloy-tuloy yung pag-aaral natin about financial. Yun nga po. So, financial, free financial check-up. At yun nga po, exclusive members price for association, associate financial planner certification program. At sa free gifts naman po, meron pong up to 300,000 free personal accident insurance as associate at 100K. Ayun nga, as associate. And as associate, 100K. So, sa SMD naman po at AMD ay meron pong 200K. And CEO naman ay aabot po ng 300K. At DUP, yun nga po, CEO and up is 300K. So, yan po, founded by Senator Hill Puyat in 1967. So, meron po yan sa ano yan sa Manila Bankers Life. So, yun po, sa free 50,000 Fidelity Life Insurance naman po should be member of Film Mutuary Association or Everest will be coordinating if with existing memorial plan. So, then the beneficiary will receive 50K cash from Fidelity. Yun nga po. So, si Fidelity at saka si Everest po ay partner po sila. Yun. At sa IMG Vision Care po, meron po tayo dyan na free eye check-up and 2 frames every year. So, you have to visit De Los Reyes Optical at any branch. Yun po. Meron din po yung libre at i-upload lang po doon sa ating ano, sa ating portal. I-upload lang po yung ipapakita natin sa doon sa pagpapacheck-up natin kung gusto natin ng frame. So, free unlimited consultation with Kaiser Medical Center at access to Kaiser Healthcare products and services. Yon at marami pang iba. So, sa access naman po, meron tayong life insurance exclusive to IMG members at Manila Bankers Life Insurance Corporation as agent and investor with Most 18. So, ang iba pang mga benefits, ito po is free investment seminars and mutual funds at 0% entry fee exclusive to IMG members. So, all new members, simula nung January 1, 2020, become automatic mutual fund investors. Yun nga, nakakatuwa eh. Yung anak ko, bilis. Merong nakikita ko kasi na-open ko yung kanilang mga portal, nakikita ko tumutubo na, di ba? Ka-ano lang, kami member lang. Marami mga shares na nakikita doon na hindi lang 1,000. So, yun nga, 1,000 as initial investment. Yun po, sa bagong mga members, meron na agad na 1,000 pesos na savings sa mutual fund. So, access to stocks online trading platform at my trade. Ito ang tinatawag na direct trading. So, meron po tayong direct trading. At access to ozone therapy at members price for beautification. Ayan, gusto kong magpapabata. Gusto kong pumunta ng ozone therapy. So, IMG dominate all for marketing when you start doing the business. Yun po, meron din po tayong dominate
tool. So save money on non-life insurance such as car insurance, travel insurance. So meron din po tayo dyan. So members discount from real estate companies such as SMDC, Ayala Land, and DMCI. Yung mga gusto pong bumili ng kondo, bahay, meron din po tayo dyan. Makaka-discount po tayo. So special discount on memorial lots and internment packages with Haven or Infinity Memorial Garden in San Jose, Batangas. Increasing value. Yun. Tapos, meron, kung gusto niyong bumili niyan, ayan, nasa Batangas po. So, discounts on special courses such as how to talk online. Meron din po. So, passive selling, etc. At how to position yourself as an expert, general leads, at marami pa pong iba. So, case study how funnels help you. Yun po. Ang dami po nating matututunan. Yun po. So, services from Everest Memorial Service. Services tie up with Fidelity. Yun po yung sinasabi ko kanina. Yun nga, pag merong, halimbawa, for example, ako, kung kukunin na ni Lord, ito, meron akong Everest Memorial Services na ka-tie up with Fidelity. So, exclusive benefit from asset preservation services. This pertains to discount on legal services who can assist on preparation of will, creating your corporation. At etc. So, huge savings and personalized assistance and enjoy a hassle-free car purchase experience at IMG Auto Program. Ayan, kung sino yung gustong bumili ng sasakyan. Marami, may nakita nga ako na malaki daw ang kanyang discount sa kanyang sasakyan na binili. So, be in financial industry by owning a business. So, sabi nga, become financial educator. Yun ba? Ayun, isa din yun. Maging financial educator. So, patuloy lang po tayo para maging financial educator. Malaman natin kung paano natin talaga i-share. Kung tayong mga baguhan na hindi pa alam i-share. Kaya, kinig tayo ng kinig ng webinar. So, on your time, online system, etc. Yun, travel the world from cruises and conventions. Yun, ito yung gustong-gusto ng iba eh. Yung mga pag-travel abroad dahil gusto nilang makapag-travel abroad. Yun nga, kaya gusto nila mag-member ng IMG. So, meron pa world-class recognition. Yun, di ba, sa mga convention, nakikita nyo naman na ang daming, wow, mga recognition sa mga nakakuha ng mga awards. So, free HMO coverage for MDs, SMDs, and executives promotional benefit. Yun, so, marami pa, ang dami-dami. So, ang last po is the very latest exclusive membership benefit from Palawan Express. Yun po, si Palawan Express ay kapartner na po ni IMG. Yun, as you may see, IMG is the Philippines' biggest financial super hub. The company is being trusted by big companies. Yun po, nandyan si, yun nga, dahil sa, nandyan si Kaiser. Sa healthcare po, nandyan si Kaiser. And sa life insurance, nandiyan po si Fidelity Life, MB Life, PhilAm Life. At sa investment naman, nandiyan po si Rambler, Soldevo Funds, PhilEquity, ETR, MyTrade, Sun Life, PhilEquity, yun nga po. At sa atin namang real estate, nandiyan po si Vista Land, si Ayala Land, DMCI, SMDC, at si Mega World. So sa general insurance po, nandiyan si Mapre Insurance, Malayan, at marami pa pong iba sa atin namang, ba't hindi ko mababasa? Meron tayong, ano nga ito ate? Ayon sa, Allied Services po pala, hindi, ang liit po kasi. Ayan po, meron, nandyan si EPS, o si Union Bank, si Globe Informatics, Haven Infinity, ayan, at ano pa, marami pa pong iba. So, sabi nga, sa IMG ay meron tayong business ownership program or na may pagkakataon tayong magnegosyo at maaring kumita ng malaki. Yun nga, sabi, dahil sa IMG, you can be your own boss, take charge of your career, set your own schedule, choose when and how you spend time with family and friends, prepare for your financial future, grow your career with your personal drive, for results. So, kung ikaw ay maging miyembro ng IMG bilang business partner, magiging associate ang initial na position mo.
At kung magsisipag ka, ay maaari kang ma-promote bilang marketing director at pataas pa at magiging mas mataas ang percentage ng commission mo. O ito yung sinasabi na ano 'di ba, extra income o commission cash flow. So, maaari kang kumita ng from 288,000 to 2.3 million kada taon. O di ba? Nais kong marating to. So, these are very exciting opportunities para magsimula ka sa iyong financial education. So, yun po. At balikan natin naman ang financial foundation na sinasabi po na sa bawat baitang na ito ay ang IMG ay ang solusyon ng IMG. So, ang sinasabi po dito is increase your cash flow. O, we can do it by doing IMG business and environment. So, sa IMG po ay may business rin. So, kumikita tayo. Hindi lang po ang pag-iipon, di ba? So, protection on life. We are in a partner with Kaiser and Most 18 or multiple options super term insurance. So, ang pangatlo po sinasabi ito, manage utang, IMG business and environment. So, kailangan pong i-manage natin yung ating utang. So, have an emergency fund, mutual funds, bond fund. So, yun po, tinuturo talaga dito na magkaroon tayo ng emergency fund. So, panglima po is investments. So, yan po, nandyan yung mutual funds, most 18 and PDFs or premium deposit fund. Yun po. So, yan po yung pagkasunod-sunod. So, yun nga po, fill out membership benefit checklist. Yun po. At yun po yung una. So, step one, fill out membership benefit checklist. So, number two is avail our free financial check-up with your coach. Yun po. Be in financial industry by owning business, become financial educator. So, hindi po. So, sabi po dito, share to your family and friends the great advantage of IMG membership platform benefit. So, yun nga po. At malapit na tayo matapos. At yun nga po ang sinasabi, ang final key po to success is education plus execution equals transformation. So, kailangan nating mag-transform. So, it's time to act on it today. Yun po ang sinasabi. Ngayon na, di ba? Today is the day because tomorrow is another day. So, sabi nga, congratulations for taking the first step to achieve financial freedom. So, sinasabi is join IMG now. Ang sinasabi nga ni Julian Hall, ideas are yesterday, execution is today, and excellence will see you into tomorrow. So, yun po. Tayo po ay tapos na sa ating webinar sa gabing ito, sa ating membership orientation. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana po sa lahat ng mga sinasabi ko at tayo po, naiintindihan niyo po yung aking pagsasabi o yung aking pananalita. Ang hirap ng mag-Tagalog, Bisaya talaga. Nahirapan na akong mag-Tagalog. So, yun nga po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at God bless po sa ating lahat. Yun po. Back to you po, Madam Lani. Thank you. Thank you, thank you. Asan si Madam Lani? Meron, shout out ko na lang po lahat ng mga nakikinig. Nandito po si Madam Eldegarda Maluto, si Madam Christina Amutan, si Madam Jean Ponce de Leon, si Ate Malu, si Part Aring, si Sister Mel, Pastora Jingle, Pastora Shirley, at si Ate Lulit, katabi ko. Si Madam Lani, siya yung ano kanina, siya yung host kanina. So, wow, thank you sa pakikinig at sana po meron po tayong mga
naintindihan dun sa mga pinagdadakdak ko. Madam Jean. Nakamute. Hello, good evening. Hello. Salamat sa pakikinig. O tener incontinencia verbal. Eso le pasa por ser un jefe tan tigrero y apuesto. ¿Qué? ¿Qué? El estrofado suyo. El peor que he probado. Hello. Wala si Lani. Pero que la plate te Kumustamos? Hello, hello. Tayo. Sorry. Ayan na. Ayan na, nandiyan na. Nawala ako. $120 na tayo. Sabi ko sa'yo, Pastora eh. Madadagdagan tayo. Member na ba si Jean Ponce? Pastora? Yes, Lance. Member ko siya. Okay, okay. Thank you. Pastora Jingen, magsasalita po kayo. Nakamute. Dumali ang mangyan. Dumali. Ano na ganyan sasabihin? Ang dami natin, 120. Nakakahapon pa ako. O, naging 130 na tayo. Nga. Kumusta po ang lahat? Muy bien, Pastora. Gracias. Lapit na po. Lapit na, lapit na. Palapit na ng palapit. Yung malapit online na. Yung online ano online graduation online naka-register na ba kayo sa ano convention ate may problema okay. Yung ano ni pastor tapos na sagana i-mute ko po maingay nagawa na nagawa na daw sis kasi kanina you know binano ko dahil nagluluto ako tapos kung ano nabuksan niyo yun na, sis? Sis? Okay na. Okay na. Hindi po namin... Ba, kuya, nga na ba? Si kuya, dumaan. Hindi, nabuksan na po kanina. Pinagbali mga tatilingan. Sister Jingel, sabay, samahan mo kung gisingin natin yung mga members natin at umatin sila sa convention. Mag-register sila lahat. December. Hey. Sa 21 yun, convention. Sunday na yun ha, Sister Jingel. Maka hindi pa kayo nakaja-register. Hello? Nakamute na yata. Register na po ba ang lahat sa 21? Sa ating... Register na ako pero wala namang ano, di ba? Baka oh, walang, ano, walang email, walang wala, manang pasabi. Wala yeah, wala nga. Wala ho. Pero naka-register na. Parang yung sa ano, yung sa US, hindi naman nag-email sa atin, di ba? Baka po ano yun, kapares nung sa US. Ay, naka-attend ba kay Pastora nun, yung sa US? Na convention? Pastora Shirley? Wala po.
Ah, okay. Yeah. Yung lang ko sa Zoom ang ano ko. Ah. Sa US po, yung pa, baka ganun kasi maraming a-attend eh. Hintay lang po natin. I hope na hindi na naman magloko ang Zoom. Kasi katatapos lang ang Bible study din namin, nagka-problema kami sa Zoom. Ah, ba't kaya nagkakaroon? Ang hindi maka-in. Meron din nag-ano sa akin, nag-message din kanina. Hindi ako maka-ano dahil syempre Bible study namin. Hindi raw maka-in sa Zoom. Nakanganga si ano, mapapagod siya, si Jingle. Nakang papasok na lang ako. Hindi na makapasok yung iba sa ano Zoom. Bakit? I believe na yun yung problema, hindi sila makapasok. Oo, kaya ko konti ho tayo eh. Maraming hindi nakapasok. May problema ang ano, ang Zoom, hindi yung ano. Si Raquel hindi makapasok. Ay. Oh, yan nag-ano rin si Raquel. Ayan na. Napagod na rin yung pangalan. Naka-freeze yun kanina. Naka-freeze si Sister Jingle. Nakanganga. Aray. Salita ng salita. Naka-ano ka, Pastor? Hindi mag-unmute para marinig. Unmute ka. Maingay kasi dito itong tatlo. Kaya ina-unmute ko agad. Kumusta na, buti pa at may Zoom, nakikita kita Pastora Shea. Nakaano ka na ba? Sister Jingle, naka-register ka na sa para sa Sunday? Opo. Andiyan yung sekretarya ko, dalawa. Sa 21? Andiyan po sa harap po yung dalawang sekretarya ko. Nako, maaga po yung Pastora. 8 o'clock sa Pilipinas eh, hanggang ano, alas 6 ng hapon. So, hanggang 12 o'clock dito sa atin ng tanghali. Tamang-tama. So, madaling araw, no? Tama-tama. Hindi na tayo, wala na naman sila doon, madaling wala na, araw wala sa atin. Matutulog. Hindi, alas 8 sa kanila, si Sister Jingle. Dito ang madaling araw. 2 a.m. tayo. Ang dos na madaling araw. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hanggang 12 ng... 2 a.m. hanggang 12 noon. Wow! Sana no, makikita yung mga lahat na naka-attend. Akala mo siguro alas 2 ng ano, no? Ano ba yan? Alas 2 ng hapon. No, kala ko alas 8 lang hanggang alas 12. Kaya may church pa rin tayo habol. Oh, meron naman. Hanggang alas 12 lang alas 12 yung church natin. Kaya nga, pero alam, anong oras tayo mag-start? Alas 12 ng madaling araw. Maingay ako. Kaya nga. Tapos, makikita ba tayo? Hindi naman. Hindi pa natin alam. Magpaganda ka. Magpaganda ka ha. Kailangan... Kinakailangan bang on ang ano, ang Zoom? Wala pa po sinabi eh. Wala, Jo. Paano kay Kitab, di ba? Wala pa pong sinabi kung paano. Baka kapare sa US, hindi naman po... Hindi required. Hindi naman... Wala akong sinabi pa. Baka yung kaparesuno sa US kasi ang dami nung umattend doon eh. Oo nga. Pero boring. Hindi naman. Nag-enjoy nga. Enjoy nga kami. Oo nga nga. Kami talagang na-appreciate. Boring daw. Boring yung... We appreciate the... Aba ng... Ano? We appreciated so much kasi ang daming learnings. Oo, marami. Pero yun niya, ang haba. Parang naka-make up si Pastora ng todo. Pastora Lisa. Hindi, oh. Lipstick lang ko lang. Ito mag-make up. Matutulog na, oh. Pulang-pula. Parang pula, eh.
Pinkies lang ang mukha ba? Kumain ng manok na may ketchup, kaya yan. Live na live ang member ni ano ni Miss Malo Gubina BCN. Ang haba ng tulog ko. Kanina alas 3. Buti pa kayo. Alam niyo kanina alas 3, natulugan ko kaya. Sabi ko. Ano, ikaw, alas 6 na ako nagising. Next time, ikaw ang tatanungin ko. Natulugan kita. Si Pastora, tinitignan ko nga eh, kung nandiyan si Sister Jingle, sabi ko, nako, sakay si Sister Jingle, yung ano niya, soon to be SMD niya, ang host, ay, ang speaker, wala si si SMD niya. Nakatulugan, grabe. Nakatulog pala. Hmm. Natapos ko naman, tapos. Uy, anong nangyari? Ano sabi niya? Late na ako nagising. I am